Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning! Good morning, baby Toby! Oh, bakit ka naman tumatakbo? May-explanation ako, wait lang. Sige, explain. Nag-wiwi ako. Nag-wiwi. Tapos yung suot ko kasi ngayon, kailangan mo siyang tanggalin lahat para makawiwi ka. Kaya nagsisisi ako. Ba't ko nga ba talaga sinuot to? Nakakaloka. Ay, nako. Yan lang naman. Kayong mga babae, ang dami yung mga ganyang damit, no? Oo. Yung tipong pahirap ang umihi. May problema ba tayo doon? Wala naman. Okay. Maganda ka nga sa damit mo ngayon. Ay, salamat naman. Dahil inatid mo ako kahapon, no? Oh. Napakaganda mo, napaka-sexy mo sa damit mo ngayon, DJ Lindsay. Ay, nako, maraming salamat naman sa'yo. Mm-hmm. Ganun at talaga. At syempre, bagay na bagay sa'yo, yung red with matching flowers. Oo, actually. Buha ngayon sampagita. Ay, sampagita. Ba yun? Yung kulay pula na ano, na bulaklak? Pwede rose. Hindi rose. Ano ba? Gumamela ba yun? Dami-daming bulaklak eh. Gumamela ba yun? Oh yeah, gumamela. Ayun, gumamela. Parang gumamela. Ay, thank you so much. At ikaw, bago, new site ha? New site to see yan ha? Anong meron sa'yo ngayon? Siyempre, alam mo na medyo may bago tayong ano. Okay. Akala ko dahil nakakaluwag-luwag ka ngayon. Ayos ba? Bagay sa'yo. Bagay ba sa akin yung alam white hoodie? Alam mo dapat hoodie? Magsuot ka ng mga ganyan. Ah, talaga? Yung mga may kulay naman. Alam mo malapit na Pasko, DJ Lindsay. Oo, tama. Regaluhan mo ko ng ganyan. Ay, buta ko! Buta ko regaluhan ko? Eh kasi bago nga eh, ang ganda. Eh sabi mo bagay sa akin. Sabi nga, di bagay din siguro sa akin. Ay, hindi sa akin lang bagay, hindi sa'yo. Bakit naman? Unisex yan. Ay, hindi, akin lang bagay. Unisex yan, tingnan mo. Ay, hindi, akin lang bagay. Tingnan mo. Ay, unisex, oo, sige. Pero nakikita mo, ayan, Clay Thompson yan, no? Clay Thompson. Ah, kaya naman pala, yung mga kasi, Clay Thompson yan, no? Clay Thompson, mga gusto ni Baby Toby, mga mamahali na mga gamit. Excuse me, you know? Ganyan kami mga rich kid. Alam mo, DJ Lindsay, itong hoodie na ito, parang... Alam mo, natuwa ako dito eh. Bakit? Kasi una sa lahat, puti nga siya. Parang kakaiba nga sa akin. Pero usually, may ano siya eh. May gray-gray ba yan or brown? Silver, emerald na ano. Crystals. Oo. Yung wala lang, natuwa lang ako kasi nga panibago sa ano ko, sa mata ko. Uh-oh. Usually kasi mga jacket ko is itim, tapos meron ako maroon. Uh-oh. So yung maroon, yun lang yung iba sa jacket ko. So, bagay ngayon, sa'yo yan. Bagay ba sa akin? Oo, suot mo yan araw-araw. Total malamig naman ngayon. Eh, ba't naman araw-araw? Hindi, malamig nga kasi. Oh, gusto mo ganito, DJ Lindsay. Bilhan mo ako ng panibagong jacket na ganito rin yung style pero ibang kulay na naman. Tapos, yun yung susuotin ko, ha? Alam mo, ikaw pinupuri ka na nga. Gagastusan mo pa ako. Eh, ganun talaga. Sabi mo nga, di ba, ano, para mo akong kapatid, di ba? Actually. Baby to. Oh, di ba? Oh, why not? Ang mga ate daw, di ba? Ang mga ate daw, galante daw yan sa mga bunsong kapatid. Di ba yung ate mo nasa Dubai? Eh, oo. Marami doon. Sa atin ni Toby, baka naman po. Matagal pa yun bago dumating dito. Mabilis lang yun. Hindi matagal yun. Mabilis lang yan. Hindi matagal. Kaya naman, mabilis lang. Bakit di mo muna abunohan? Bakit ako? Magjowa ka na nga para may bibili sa'yo ng ganyan. Ayun na nga eh, tamad ako magjowa eh. Kakaloka ka. Nakakatamad kaya? Hindi nakakatamad yun. Ayaw mo lang talaga. Hindi, wala lang akong will para makipag-date. Siyempre, work is life and pera is lifer, di ba? Actually. Anyway, DJ Lindsay, dumako na tayo sa ating message sender, no? Pag-usapan na natin kasi kanina medyo parang alam mo na, parang unusual, no? Okay. Na hindi makarelate doon sa dating app, di ba? Hindi okay. Niya alam kung bakit may mga dating app yung mga kalalakihan. So ngayon, ang tanong ko naman sa'yo, DJ Lindsay, no? Ayusin mo yung tanong. Ayusin mo yung tanong mo, yung tanong na hindi ako mapapahamak, baby Tobia. Ang tanong, si DJ Lindsay ba ay nagkaroon ka na rin ba ng dating app? Hindi. Hindi. Oo. Pero nakapag-date ka na ng lalaking may dating app. Parang hindi pa din. Si Romel ba? Wala siya, hindi rin siya maganyan eh. Parang ang kwento niya sa akin, nag-install siya for... Kwento ha? Hindi ko alam tuloy kung totoo.
Di umano. Nag-overthink. Di umano. Nga, no. Kalkalin ko nga cellphone ng minsan. Baka mamaya may dating apansya. Hanapin mo yung ano, yung calculator or hindi naman gaya, yung mga apps niya doon. Tapos, okay. Minsan kasi, okay, iba yung ano, yung itsura ng application. Hindi siya mukhang dating app. Okay. Hindi na. Eh, Kuya Romel, wala. Joke lang yun. Ang sinasabi ko kasi, meron kasing mga ano, meron kasing mga app na nagtatago ng mga bagay-bagay. Okay. So ayun, tingin mo naman si Kuya Romel, hindi naman siya ganun tao. Oo. Honest naman si Kuya Romel sa'yo. Kalata-kalata naman eh. O, ikaw na ngayon yung langaw dyan. Diba? Kakabastos itong mga langaw na ito. So yun na nga, no? Meron nga mga app na nagtatago ng mga apps, ng mga pictures, videos, mga ganun bagay. Oo. So ngayon, eto ang tanong ko na lang. Oh. Yun nga. Yun nga. Meron ka bang naka-date na may dating app? Oo. Wala eh. Wala. Boring din kasi ako eh. Hindi ako so, game sa ganyan eh. What if, no? Oh. Like for example, wala pa kayo ni Kuya Romel ngayon. Tapos may nanligaw sa'yo na may dating app siya. Okay lang sa'yo yun? Oo, pero basta kapag sinagot ko na siya or naging kami na, didelete niya na yun dapat. Diba? O, tama naman talaga, diba? Oo. Kasi syempre, ano pa yung use ng dating app mo kung may jowa ka na naman, no? Tama. So ngayon, eto, matanong ko lang, bakit may mga babae na ayaw na yung lalaki nagkaroon ng dating app? Siguro nag-overthink kasi. Mm-mm. Kasi parang, di ba syempre, kapag single ka naman, you're free to download whatever, di ba? Tapos free ka naman talaga makipag-mingle with anyone kahit pa nasa totoong buhay yan o nasa dating app. Yes. Pero kasi kapag yun nga, nakaka-overthink kasi. Like halimbawa, potential boyfriend. Halimbawa, ikaw, naliligo ko sa kanya, potential boyfriend kita. Tapos makikita ko may dating app ka. So, overthink malala yun. Bakit siya may dating app? May kausap pa kaya siya sa mga dating app na yan? Mm. Sino kaya yung nakakasama niya kapag hindi kami magkasama? So, yun. Ooh. Feeling ko yun lang naman. So, yun yung initial na reaction mo about that, no? Oo. Parang feeling ko malandi. Ganyan. Ah, so nahusgahan mo agad. Sa akin lang, ha? Sa akin lang. Oo. So, hindi na, parehas din naman kayo nung message siya sender natin. Oo. No? Kasi nga naman siya, nang judge ka agad ng lalaki na may dating app. Oo. Wala ko naman kasi, nagkaroon ako ng dating app dati dahil sa hindi inaasahang pagkakataon na unexpected nakabili ako ng subscription nung time bakit? Na yun. Bakit? Ano napindot mo? Ganyan? Kasi dati kasi, yung ano ko, yung debit card ko, hindi siya gumagana sa online transaction. Okay. Kasi yung number ko doon, expired na. Okay. Yung dating number ko kasi, dating cellphone number ko, expired na, hindi na siya na text message. Okay. So anyway, so yun na nga, akala ko hindi siya kakagat, akala ko hindi siya makakabili. So ayun, nung pagka-enter ko, kinain. Sino naman? 300 naman. Bakit naman sa dinami-dami ng pwede mo pag-enteran yung dating app pa yung... tigilan ako, baby Toby. Hindi kasi may balak talaga. Curious din kasi ako nung time na yun. Yun na sabihin mo, intentionally. Ano ba meron dito? Yun nga. Ano ba meron dito sa dating app na to? Bakit parang... ano na trend na trend but parang naging ano big deal ngayon sa mga tao. Uh-oh. Since ako isang curious child, no? Oo. Ayun. Download ako tapos unexpectedly napindot ko at kumagat naman yung aking card, no? So for 3 months meron akong dating app, pero the first 2 months wala akong nakausap doon, as in hindi ko talaga ginalaw. Oh, siguro ang ginagawa ko lang swipe left, swipe right kapag bored, no? Kapag tinitingnan mo lang. Tinitingnan ko lang pero hindi ako nakipag-usap. Uh-oh. Tapos meron din ako nakausap doon na isang babae. Mm-mm. No? Tapos yun, parang after nun, wala na. Uh-oh. After 3 months, wala na talaga. Hindi na ako nag-renew. Kasi nga naman parang wala lang din naman pala. Oo. Kasi kung hindi mo sisipagan makipag-usap, wala ka talaga makaka-date doon. Ganun talaga, baby Toby. Uh-oh. Feeling ko, kailangan... Kasi it's the fastest way of meeting somebody eh. Kung halimbawa super bored ka or halimbawa wala kang time na lumabas, yes, and mingle with other people, di sa cellphone na lang, ganyan. Mm-hmm. Nag-work pa rin naman yun sa ibang tao. Tama ka dyan. At syempre, hindi lang naman sa mga apps may dating app, no? Oo. Pati na rin sa Facebook may dating na rin. Oo nga. Sa sabi Facebook, mo nga. Oo. Nakita ko nga yun. Kaso hindi ko yun inaano, hindi ko ginagalaw. FYI lang, ha? Oo, ako din. Syempre, hindi ko ginagalaw. Wala po akong ganun. Saan ba yun? Wait nga, tingnan natin. Sa Facebook meron dyan. Makita dating. Ah, ayan yung ayan.
may heart. Ayan, oo, yung may heart na logo-logo. Welcome to Facebook dating. Ah, di ba? Gets the, ayoko. So ngayon, hindi mo alam na meron ka na rin dating dyan sa ano mo. So sa, meron. Sa Facebook mo. In short, may dating app ka na rin. Kumbaga, di ba? Hindi, meron akong Facebook application and one of the features of Facebook is yes. dating. But technically, parang dating app na rin siya. Halos, ha? Halos. Hindi ko sinasabi. May feature lang. Oo, may feature lang. Mm-hmm. Hindi ko sinabi na lahat-lahat dating app na kagad yung Facebook, ha? Kasi, all-in-one na talaga itong ayan, Facebook. Ayan, meron na dating. May marketplace pa dyan, di ba? Oo, na nga. Lahat-lahat so, na. So, ayun, di ba? Minsan din naman kasi wag natin masyadong husgahan oo. Yung mga tao na may dating app kasi baka naman mamaya curious nga lang, di ba? At baka mamaya bored lang din naman talaga kasi meron akong mga nakakausap before na bored lang talaga sila kaya true. Sila nagkakaroon ng dating app. Totoo. Kasi minsan din naman talaga nakaka-enjoy kaya yung pag-swipe left, swipe right mo kaya. Takot kasi ako sa mga ganyan, baby Toby. Bakit? Kapag... Hindi ko alam, pag strangers talaga, may ganun ako. Medyo may takot. Siguro dahil babae naman ako. Babae alam mo, ako. Meron kasing mga dating app, meron kasing dating app na babae yung ano, mag-first move. Kay, talaga ba? Oo, babae yung mag-hi or hindi naman kaya unang mag-chat sa conversation. Ganun. Siguro dahil tamad din ako sa mga ganyan. Diba? Oo. Actually, nakakatamad nga rin naman talaga. Mm-mm. Ako kasi... Hindi kasi ako ma-chat eh. Hindi ako ma-reply. Uh-oh. So ngayon, hindi ko nakikita yung ano, yung sense ng pagkakaroon ng dating app sa sarili ko. Well, kasi una uh-oh. Sa lahat, tamad talaga ako mag-reply, mag-chat, ganun. Mag-work lang talaga yan if ibibigay mo yung effort mo dyan sa dating app na yan. Kasi meron din talaga sigurong mga tao na may dating app nga sila, pero hindi naman nila ginagamit, mm-hmm. diba? As in yung sobrang nakastore lang siya, pero hindi nila ginagalaw. Pero pag tinignan mo, uy, may dating app to, siguro ano to, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Without even knowing na hindi niya ginagalaw yan dahil tamad siyang makipag-usap. Kung kasi nababansagan na kasi ng society na kapag may dating app, automatic malandi kagad. Automatic, oh, sorry. Ang iniisip lang is hook up. Ganun. Ganun oh, yung nagiging ano sa society. Eh. Oh, pero dapat baguhin pala natin. Mm-mm. Maaaring kapag may dating application siya, looking siya or searching siya for, mm-mm. you know, a partner or tama. A potential boyfriend or girlfriend. Pero hindi ibig sabihin nun, majondi siya. Tama ka dyan. Minsan kasi yan nangyayari kasi sa buhay ng tao, di ba? Pag malas tayo sa tunay na buhay, pupunta tayo sa digital world, di ba? Kasi nga naman, kapag wala kang namimit ng in-person, di ba? At palagi kang ekis sa mga crush mo, no? So ngayon, pumunta ka sa digital world, malay mo, di ba? Totoo! Malay mo magkaroon ka doon ng forever. At totoo. Marami na akong nakilala na nagkakaroon ng jowa at the same time nagpapakasal ng dahil nag-meet sila sa dating app. Nakakahanga din yan ha, baby Toby. Kasi, yun nga, ako, takot ako sa mga strangers talaga. As in yung totally 100% di mo kilala. Tapos, di ba, mag-engage ka with them. Kasi yung mga nandyan, yung mga nakikipag-dating apps or merong dating apps, tapos nakikipagkita sa strangers, kailangan malakas loob mo dyan eh. Yes. Di ba, dapat matapang ka dyan kasi totally hindi mo kilala yung kausap mo eh. At dapat sure na sure ka na yun talaga yung itsura ng iyong kinakausap. Kasi baka naman kasi mamaya, di ba, scammer lang pala. Ay, totoo. At syempre, laganap sa mga dating apps yung ano eh. Gagamitin yung picture mo eh. Actually, meron akong ano ah, nagamit yung picture ko sa mga dating apps before. Oo, buti nga ikaw, dating apps ginagamit yung picture mo. Oo, dati. Kapag may mga hubad-hubad. Tapos, eh. yung ano, yung app pa na yun, oo. Pang ano, pang iba yung preference. Iba yung nilagay, yung pinindot. Pang-gay. Oo, so yun yung ano, doon ako nilagay. Eh ako, hindi ko naman alam yung mga ganung app pa dati. Kasi college pa lang ako noon. At yung cellphone ko, hindi pwede yung sa dating app na yun. Oo. Eh luma-luma pa naman kasi cellphone ko noon. So bawal pa yung dating app sa akin noon. Oo. So technically, nagulat ako noon na sinabi sa ng tropa ko, oh, Drew, pati nandito. Ano yan? Ay, hindi ako yan, yung mga ganyan. Hindi ako yan. Oo. So ayun, mga panggano, huwag tayong manghuhusga no, sa mga pangga natin dyan na may dating true. App. No? Hindi naman lahat sila ay malalande at desperado na magkaroon ng jowa. No? Mm-hmm. Yung iba dyan, bored lang talaga at minsan, hindi sila ganoong kaswerte sa tunay na dating, sa tunay na buhay. Oo, looking sila, gusto nila. Walang masama doon. Walang masama? Oo. Huwag nyo agad i-judge, ikaw din DJ Lindsay. Oo, sorry na. Hindi kami malalande. Hello sa inyo, friends tayo. Love you guys. Yan. So anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napakasexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. So DJ Lindsay, tingin mo ba patugtugin natin or padinig natin sa kanila yung ating pinapahulaan ngayong araw ng
Tuesday. Okay. Tuesday pa lang ngayon. Nawawala ka na naman. Para kasi ang daming nangyari kahapon. Oo nga, grabe. So yun nga, nag-shoot na nga kami kahapon, di ba? Tapos may aabangan kayo sa Energy FM Facebook page or sa YouTube channel, di ba? Kaya naman kung ako sa inyo. Hoy, sinasabi ko sa inyo ah, sino nag-upload nung putol ako? Hindi ako kasama. Hoy, si Amin yun, si Dabush yun, di ako yun. Nakakaloka kung kanino pang idea, yun pa yung nawala sa frame ah. Sa akin ka pa nakatingin. Eh, dalawa lang kayo nag-e-edit eh. Ako pa sisisihin mo ha, bakit naman gayon, DJ Lindsay? Aray na nga, eh, tayo yung mamimigay ng 1,000 ha kapag inyong namulaan, aray. Pero eto na nga, DJ Lindsay, ipatunog muna natin etong ating tunog pera na ito. Parang, so yun. Parang konti na lang lalabas na si Fernando po, Junior. Parang hirap na. Mahirap siya, ha? So eto, may binigay ditong clue si Papa Jackson. At syempre ako kanina, nagbigay na rin ako. Ay, anong binigay mong clue? Ang binigay kong clue kanina ay minsan malaki. Ay, minsan maikli pala. Minsan maikli. Minsan maikli. At ang binigay naman ni Papa Jackson. Oh, ano ba? Huwag ka magbibigay ng ano. Mamaya ka pa. Okay. Quiet. Push. So si Papa Jackson naman, ang sinabi niya dito, ang binigay niyang clue ay pinagsasaluhan. Ay, pwede. Pwede naman. So, pinagsasaluhan at sa akin naman, minsan maikli. Pero mas masarap yan ang solo lang. Solo lang? Oo, syempre. Ayoko na may kahapon. So anyway, mamaya no, tignan nyo pa at baka mamaya play pa ni DJ Lindsay yung ating tunog. Pero syempre, dahil mahal ko kayo, patugtugin ulit natin, i-play ulit natin yan, di ba? So DJ Lindsay, makinig ka ha. So ayun, ayun na yun, sige na, kayo na bahala. Nakakaloka. Mangga na, kasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si DJ Baby Toby na pwedeng-pwede yung stalk sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067 sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on my YouTube channel, DJ Baby Toby. For our next song, here's a song from Magnus Haven titled Imahe. Only here at your number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo...